Nag-apply na para sa emergency use authorization ang Janssen na may gawa ng bakuna contra COVID-19 sa naisang turukan lang. Para sa update, magbabalita live si Greg Gregorio. Greg, gaano ka-epektibo ang bakunang gawa ng Janssen? Cheryl, batay sa mga datos mula sa Janssen Pharmaceuticals pati na rin sa nakuhang EUA ng Janssen sa USFDA, lumalabas na ang kanilang vaccine efficacy ay 85%. Yan yung general vaccine efficacy nila. Pero 70 to 100% ang kanilang efficacy laban sa severe COVID-19. Pero paglilinaw din ni FDA Director John Eric Domingo, yan yung mga nire-review ngayon ng ating regulatory authorities bago pa mabigyan o bago pa makapaglabas ng desisyon kung bibigyan ba o hindi ng EUA ang Janssen sa Pilipinas. Cheryl? Mm-hmm. Alam naman natin, Greg, ano, that it takes time talaga para maglabas sila ng EUA dahil may mga evaluation pa yan. Pero tingin ba nila ay mas mapapabilis ba itong pagbibigay kung sakaling pumasa ang Janssen? Yes, Cheryl, si Dr. Domingo nga ng FDA nang ay mismo nagsabi na tingin nila posible silang makapaglabas ng desisyon sa EUA application itong Janssen within 21 days. Dahil ayon kay Dr. Domingo, ito namang Janssen ay meron na ring EUA mula sa stringent FDA counterpart itong ang USFDA. Dahil ayon kay Dr. Domingo, kapag ang isang bakuna ay nabigyan na ng EUA approval mula sa ibang bansa na na stringent authority din, kadalasan ay kumpleto na yung kanila mga dokumento. So kung may tanong yung ating regulatory authorities, ay agad na masasagot nitong vaccine manufacturer. So sabi ni Dr. Domingo, within 21 days, mukhang kayang makapaglabas agad ng desisyon sa EUA ng Janssen. Cheryl? Tuloy-tuloy din ang pagbakuna no, sa persons with comorbidities o PWC. Paano ba uli mag-qualify dito at sa iba pang mga handa nang magpabakuna, paano ulit ang proseso? Cheryl, ang registration para sa ating mga sa mga babakunahan ay nasa mga LGUs. So kung sila ay kasama sa A1, A2 at A3, A3 nga itong priority list natin na kinabibilangan ng people with comorbidity, sila ay magpaparegister lamang sa kanilang mga local government unit. At sa pag nabigyan na sila ng schedule for vaccination, kailangan nilang sabihin lahat noong kanilang mga comorbidity doon sa mga vaccinators para madesisyonan kung nararapat ba silang bigyan ng bakuna. Dahil ang sinasabi ng DOH, kailangan controlled yung kanilang comorbidity bago sila mabigyan itong COVID-19 vaccine. Cheryl? Greg, meron na din bang detalye dito sa pinag-usapan natin kahapon na binubuong triage system sa bawat LGU para nga maiwasan ang pagkapuno ng mga ospital? Cheryl, sa ngayon hindi pa tayo nakakarinig o nakakatanggap ng update mula sa Department of Health ukol dyan. Pero ang huling ang sinabi kahapon within 24 hours ay mai-establish itong triage center sa mga LGUs. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.